Sige na, Drew. Sasama na ako, ikaw talaga. Magbibiis lang ako sandali. Thank you, Zaira. Intay na lang kita dito. Mabuti na lang at napilit mong lumabas si Zaira. Makakabuti yun sa kanya. Nahihirapan ako kapag nakikita ko siyang ganyan. Thank you, iho. Malalampasan niya rin ito agad ng Don. Ilang sandali pa ay bumaba na rin si Zaira. Pumayat ito pero laging lutang pa rin ang kagandahan ng babae. You look so good, iha. Thank you, Lolo. You are beautiful, Zaira. Kung anong nasabi mo, Drew, alika na. Baka hinihintay na tayo ni tita. Saad ni Zaira, namula dal sa papuri ni Drew. Sige na nga, shall we? Nanilahad ang braso niya para kay Zaira. At ubilimay tinanggap ni Zaira ang braso ni Drew at kinapit niya ang kamay niya rito. Habang sa daan ay tahimik si Zaira. Nakatulala pa rin to habang nakatingin sa bintana. Hanggang makarating sila sa gallery, tahimik lamang ito. Zaira, nandito na tayo? Nakinagulat pa lamang ni Zaira. Sorry, Drew. You don't have to say sorry. Pinagbuksan na lang niya ng pintuan si Zaira. Pumasok na sila sa loob ng gallery. Zaira, I miss you. How are you? Tanong ng mommy ni Drew. I'm okay, tita. I'm coping up. I have a lot of things to show you. Come with me. At hinila na si Zaira na tila hindi na napansin pa ni Drew kaya't napatawa na lamang at napailing si Drew. Pinagmamasdan niya lang si Zaira habang nakatingin kasi ito sa paintings. Tila nakalimutan nito sandali ang mga problema. Ang gaganda nito, tita. Who is the artist? Tanong ni Zaira na tila mismong isang bata na nakakita ang nagpapasaya sa kanya. Tinitigan lang ni Zaira ang mga paintings. How do you think of being the next curator of this place, Zaira? Po? Gulat na tanong ni Zaira na napalingon si mommy ni Drew. Think about it, Zaira. Maganda para sa iyong mapaligilan ng mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. By just looking at you, ramdam ko kung gaano kaganang pakiramdam mo ngayon na nandito ka. Sambit ni tita. But tita, I have no experience in this. Experience are being learned, iha. But you have the heart to look through the paintings. Is that a yes or a no? Tanong ni tita na nakangiti. Unti-unti gumuhit ang bahagyang ngiti ni Zaira. Yes, tita, I want to do it. Nagulat man masaya si Drew na tinanggap to ni Zaira, pero hindi niya inaasahan na sinabi ng ina. You need to attend a 1-year training and certification in France, iha. Mom? Sambit ni Drew. Zaira needs this, Drew. By the time na makabalik siya, there may still be scars but at least the ones have healed. Sad ng mommy ni Drew. I don't know, tita. You're still holding on to something, Zaira. Ayaw mo pang mag-move on. I want it. Then help yourself, Zaira. Pag-isipan mo, let me know, okay? 2 weeks from now ang alis mo kung papayag ka. Iniisip ni Zaira ang alok ng mommy ni Drew. Hanggang makarating sa bahay at tahimik silang pareho. Salamat, Drew. Mag-ingat ka pa uwi. Am I really still holding on to something? Sad ni Zaira sa sarili niya at napadakon tingin sa kanyang kamay. Hanggang ngayon, suot pa rin ang wedding ring nila ni Valentin. I can't hold on anymore, Valentin. Sabay na pagturo ng duha niya ay ang pagtanggal niya ng singsing na simbolo ng kasal nila na Val. Val is lost. Hindi niya talaga alam kung saan hahanapin si Zaira. Pinuntahan niya at silundan ang best friend nitong si Avina pero tinatabay lang siya nito. Avina, nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo naman sa akin kung nasan si Zaira. Para ano? Saktan mo ulit? You will never hurt her again. Mahal ko siya, Avina. I need my wife. Nakikiusap pa rin. No! Mahal mo siya ngayon dahil alam mo na siya ang nagligtas sa'yo. Noon. Pero wala ka pang alam, halos palayasin mo siya. Sinasaktan mo pa siya. Akala mo ba hindi ko alam yon? Tapos ano, you killed your own child and you make her out Sir Hulkusolt's sister? Galit na sigaw ni Avina. Hell no! I did not. She just seduced me. You think I would buy that? Go to hell, Valentin. I will never tell you where she is. Galit pa rin na sabi ni Avina bago talikuran si Val. Laglag ang balikat na umalis doon sa bahay ni Avina si Val. Pinuntahan niya si Drew. Alam niyang alam ng kaibigan ko nasaan si Zaira. Drew, lumabas ka dyan. Sigaw ni Val sa labas ng bahay ni Drew at nakainom pa. What are you doing here in the middle of the night, Valentin? Galit na sigaw ni Drew na labasin niya si Val. Drew, where is Zaira? I need to see her. I need my wife. Are you really insane? Mambubulabog ka ng ganitong oras para hanapin si Zaira and you think I'd tell you? Pagtataas ng boses ni Drew sa dating kaibigan. Please, Drew. I love her. Meron bang mahal na sinasaktan mo at niloloko mo?
kong pagmamahal ang tawag, Don Valentin. You are now the most selfish man I've known. Hindi mo ako naiintindihan, Drew. Matagal ko siyang hinahanap. Hindi ko alam ang batang yun ay si Zaira. Wrong answer, asshole. Kahit hindi mo pa alam yun, you have no right to hurt anybody. Lalo na't babae. You are a fool if you think I'd tell you where she is. Get the hell out of here, Valentin. Bago pa ako tumawag ng pulis. Drew! Drew! Sigaw ni Val sa dating kaibigan pero hindi na siya pinansin ito. Ang loro na lamang niya ang pag-asa niya na makita si Zaira. For sure, the old man would know where she is. Pagdating niya sa mansyon na nibago siya, maraming bantay doon ngayon kaysa dati. Ayaw din papasukin ang kotse niya kahit bumaba siya ng sasakyan para kausapin ang mga ito. Bakibuksan ang gate, papasok ako. Pasensya na sir pero hindi po kayo po pwedeng pumasok, sabi ng isang security. Ano bang sinasabi mo? Lolo ko nakarating dyan kahit papasukin mo ko, sigaw ni Val. Sir, hindi talaga pwede, sir. Mahigpit po ang bilin ni Don Raff na kung darating kayo, hindi daw po kayo po pwedeng pumasok. Ano? Eh, hindi gagawin sa akin yun ni Lolo. Umalis kayo dyan at papasukin niyo ako, sigaw ni Val. Sorry sir, hindi talaga pwede? No, it must be Zaira. Nandyan ang asawa ko, papasukin niyo ako. Kailangan ko siyang makita? Umalis kayo dyan. Nagwawala dahil nagpupumalit pumasok. Lolo! Lolo, ilabas mo si Zaira. I need to see her, Lolo. Zaira, kausapin mo ko, please. Zaira! Zaira! Sigaw na sigaw si Val habang nagwawala at nagpupumilit pumasok. Nagising ang mga tao sa mansyon dahil sa ingay na nilikha ni Val. Lolo, ano nangyayari? Tanong ni Zemira na makasalubong niyang matanda. It's Val, iha. Nasa labas siya at nagwawala. But don't worry, hindi siya makakapasok dito. Natahimik na lang si Zaira at lumabas na si Don upang harapin si Val. Nanatili siya sa loob kasama si Manang Sabel. Valentin, ano bang kalokohan tong ginagawa mo? Lolo, si Zaira nandyan siya, diba? Please, Lolo, let me see her. Go home, Val. This oras ng gabi nang gugulo ka? Zaira is not here at hindi ko siya ipapakita sa'yo kung nandito man siya. Let me in, Lolo. I need to see my wife. No, Valentin. Go home now. Malamig na sabi ng Don. Lolo, parang awaw mo na. Gusto ko makita si Zaira. Zaira, lumabas ka naman oh. Mag-usap tayo. Zaira! Sigaw ni Val. Paalisin niyo na yan. Itawag niyo sa gate ng subdivision kung ayaw umalis para makaladkad na ang sasakyan niya. Sabi ni Don at tinalikuran na ang apo. Nagsisigaw pa rin doon si Val pero hindi siya pinapansin ng lolo niya. Pumasok na ito sa loob. Lolo? Nakaabang na si Zaira na makapasok sa loob ang matanda. Pasensya na kung naistorbong pagpapahinga mo, iha. Sambit ni Don Raff. Sorry, Lolo. Hindi ko naman gusto na magkasira kayo ni Val. Zaira, wala kang kasalanan. It is not your fault. Pero, it's okay, iha. Magpahinga na tayo. Pagod na rin ako. Naakmang aakit na patungo sa kwarto na muling magsalita si Zaira. Lolo, tatanggapin ko na pong alok sa akin ni tita. Kaya natigilan ang matanda. If this is because you're feeling bad about me and Valentin? No, Lolo. Pinag-isipan ko rin to. I need it. Hindi ko siya kayo makita at hindi ako po pwedeng magtago lang dito habang buhay. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Zaira? Tanong ng Don. Opo, Lolo. Para din po sa sarili ko. Kung ganon, sige. Pero mangako ka sa akin na babalitaan mo ko at mag-iingat ka doon. Tsaka niyakap si Zaira. Opo, Lolo. Thank you. That despite what happened to me and Valentin, you're still there. You're always welcome here. Remember that. Kinabukasan, pinuntahan ni Zaira ang ina ni Drew upang ipaalam ang desisyon niya. I'm glad na tinanggap mo ang alok ko, Zaira. Makakabuti yon para sa'yo. I hope pagbalik mo, you can be my daughter-in-law. Biro pa ni tita na nakangiti, kaya naman kinapula na mukha ni tita. Zaira, sweetie. I know my son is in love with you. I really want you for him to tell you the truth, pero alam ko, hindi pwedeng madaliin ang mga bagay-bagay. After all you've been through, it will be hard. Pag naghilom ang mga sugat dyan sa puso mo, then that is the time that I will nag my son to court you. Isang buwan ang maturing lumipas, at nasasanay na si Zaira sa buhay sa Paris. Unti-unti na rin siyang nasasanay at natututo sa lingwahe ng Pransya. Ngunit hindi pa rin ito nabubura ang masasakit na alaala ng mga pinagdaanan niya. Sir, may dumating pong package para sa inyo. Sabi ni Carla, dala ang package na nagsasabing confidential. Kanino galing, Carla? Tanong ni Val. Wala po nakalagay na return address, pero pinacheck ko naman po sa security kung okay po yung package. Sige, akin na yan. Lumabas ang sekretary niya.
Binuksan ni Val ang laman ng package. Naglalaman to ng mga dokumentong patungkol sa pagwawalang visa ng kasal nila ni Zaira. Tigagal si Val sa nakita. Hindi siya makapaniwala na kikipaghiwalay na sa kanya si Zaira. No, no, hindi pwede. I am still waiting, Zaira, and I will never let you go. Sambit na napasuntok pa sa lamesa, kaya napapasok si Carla nang wala sa oras. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng sekretary niya. Do I look like I'm okay? Sigaw ni Val sa sekretarya. Sorry, sir. Sambit ni Carla na tila natakot sa boss dahil simula umalis ang asawa nito at naging mabait na ang kanyang boss. Sorry, Carla. I did not mean to shout at you. Pakipanda po ang private plane papunta ko ng France. Sige po, Sir Val. Susundin niyo na po si Ma'am Zaira. Tanong ni Carla at tila natuwa sa narinig pero tahimik lang si Val bago nagawang sumagot. Nakipaghiwalay na siya sa akin, Carla. Pupunta ko doon to win her back. I am sorry, sir. Pero sana maiuwi niyo na dito si Ma'am Zaira para maging masaya na kayo. Thank you, Carla. Sana nga. Sa France naman, nakarating na kay Count Martin ang balita na pupunta sa France si Valentin dahil pinababantayan niya ito. Make sure that he will be on a dead end once he arrives. He should not be able to find anything about my daughter. Make sure all tracks are covered for Zaira Monteverde. She should not no longer exist. He should not know that she is now the Countess Francesca Cassandra or else I will hold you accountable. Utos ni Count Martin sa kanyang mga tauhan. Yes, Count. We have arranged everything. Good. You may go. We are now on the starting line, Valentin. I will make sure you'll suffer like the way my daughter did. Saad nito nang siya na lang naiwan sa kanyang opisina. Dad? Tawag niya sa ama. Come in, sweetheart. Nawala ang galit nang marinig ang tinig ng anak. Are you busy? Not really, you need something? Masuyong tanong ni Martin sa anak. I just want to ask if you want to come with me tomorrow. There will be a showcase of some finest works. I'll send some people for us. We actually have to go to Corisca tomorrow. We have a ranch in there, sweetheart. I'm sure you will love it. I will just have them extend showcase so you can go when I come back. Saad ni Martin na nakaisip ng paraan para di makapunta ng museum ang anak. Alright, Dad. I would love the fresh air. Sa Pilipinas, iritabling nag-iimpake si Val sa bahay ng kanyang lolo. Dahil doon muna siya tumira, nahihirapan siyang hindi kasama si Zaira sa kanilang bahay. What's this, Val? Where are you going? Tanong ni Don sa apo. I have to see Zaira before it's too late. I thought we've already talked about this, Val. Nanapaupo na lang sa kama ni Valentin. I know, Lo, but I received something earlier. Annulment papers. She wants to end our marriage. I just can't do that. I can't let her go. Napaiyak na sa harap ng matanda. If I have to look for her in the whole country, I would. I just want to find her. Dagdag pa ni Val. Di naman nakapagsalita si Don. She's in Paris. Museum. Find her and bring her back. Na hindi na natiis ang paghihirap ng apo. Thank you, Lo. I will bring her back. Give this to her. Return this to her rightful owner. Nang ilabas ito ang singsing ni Zaira. Why is this with you, Lo? Tanong ni Val habang hawak na niya ang wedding ring ni Zaira. She gave it to me asking me to return it to you before she left. She wants to get rid of me that much? She's my wife and will always be my wife. I will never sign the annulment papers, Lo. I will not give her up. If she loved me before, I know she can love me again. I'll send you to the airport, Val. I want her back as well. Umalis si Val ng Pilipinas dala ng pag-asang mapapatawad siya ng asawa. Just wait for me, Zaira. Hold on to whatever feelings you have left for me. Just a little bit longer. Sabay ng paglipad ng private plane na kanyang sinasakyan. Andito na ako, Zaira. Makikita na kita ulit. I've been dying to see you. Nang makababa na siya ng airport, pinadiretso niya sa isang 5-star hotel na pinareserve niya. Reservation for Valentin, please. Please wait, sir. We'll just check the reservation. Tumango si Val at hinihintay ang babae. I'm sorry, mister, but there's no reservation under your name. This can't be. My secretary confirmed that. Please check again. At sinubukan ulit ng babaeng hanapin ang pangalan niya. I'm really sorry, sir. There's really no reservation for you. This is absurd. Just get me a room. Absolutely, sir. Pero maya-maya'y humarap ulit ito kay Val. I'm sorry, sir, but there's no available room. We're currently fully booked. Are you kidding me? I'm really sorry, sir. You can check other hotels nearby. Sambit ng babae kaya't inis na inis man, walang nagawa si Val.
Pumunta siya sa mga kalapit hotel pero ganun din ang sabi nila. Walang nagawa si Val kundi umupa sa isang mamurahing matitirhan pansamantala. Excuse me for a while, mother. Francesca, I'll be right back. Tsaka sininya sa mga tauhan na sumunod sa kanya. Any news? Tanong ni Martin. Yes, Count. Everything is planned. He settled for a shabby room that he rented. Very well. Mislead him in finding my daughter? Matapos makapagpahinga, nagtungo na si Val sa museum. Gustong gusto niya nang makita si Zaira. I'm looking for Zaira. Nung nasa reception area na siya ng museum. I'm sorry sir, but we don't have anyone here by that name. No, I was told Zaira is here, doing her certification. I'm really sorry sir, but we don't have anything under that name. Marga, are the rooms ready for the showcase later on? Yes sir, Mike. Good, and who is he? How can I help you? Tanong ni Mike sa binalingan na si Val. I'm looking for my wife. So, you are the husband. Zaira is no longer here. I can take it to her apartment though. Really? Thank you. Thank you. Tila batang excited na excited. Mike drove him to Zaira's apartment only to find the landlady in there. We're looking for Zaira. She's no longer here. She moved out. Sad ng landlady. Did she leave any address? I'm sorry but she left nothing. I see. Thank you though. Laglag ang balikat ni Val. I'm sorry, Valentine. I have no news of her since she left the museum. It's alright. Sad ni Val na matamlay. Umuwi siyang bigo sa kwartong nirerentahan niya. Nagdesisyon siyang lumabas para uminom out of his frustration. Marami rin naman ang iniinom niya at malalim na rin ang gabi na magdesisyon siya na umuwi. Malapit na siya sa kwartong inuupahan na may humarang sa kanya na limang kalalakihan. Look what we have here. You seem not to be from around here. I wonder what are you doing in a palace like this? I am just looking for someone. Can I go now? Who do you think you are to order me around? Sigaw na lalaki. I don't want any trouble. Can you just let me pass? Give us your money. You look rich. Few bucks won't make you poor. Here, take it. I just want to rest. Saad ni Val nang kunin niyang lahat ng pera niya sa kanyang pitaka. You got some balls. Sabi ng isang lalaki at kinuha ang pera. Sina niya sana mga kasama. Isa-isang pinagsusuntok ng limang kalalakihan si Val hanggang duguan ng labi nito. Tinigilan lang nila ito na makitang nakandusay na ito sa sahig. Nagmamadaling umalis sa mga to. Halos di na makagalaw si Val at wala ni isang nagtangkang tumulong sa kanya. Halos gumapang siya para makarating sa kanyang tinutuloy ang kwarto. Inihiga niya ang bugbog na katawan dahil sa sobrang pagod. Zaira! Zaira! Tawag ni Val habang lumuluha. Noong gabi rin yon, pinaabot na kay Count Martin ang balita tungkol kay Valentine na kinatawa naman ito. Kinabukasan, tanghali na namagising si Val. Masakit ang buong katawan niya mula sa natamo na nagdaang gabi. Pinilit bumangon dahil gustong gusto niya nang makita si Zaira. Nagpunta siya sa isang private investigator agency upang ipahanap ang asawa. Binigay lahat ng impormasyon na meron siya. Isang linggo lang lumipas pero ni Anino nito hindi niya nakikita. Wala ring balita galing sa agency. Araw-araw siya naglilibot at nagbabaka sakaling makita ang asawa. Ngunit araw-araw din siyang umuwing bigo. Nasa parke si Val ng araw na yon na may nakabangga siya. Sorry, sabi ng lalaki at nagmamadali ring umalis. Hindi pa man dumilipas ang kalahating oras, nilapitan siya ng mga pulis. You have to come with us on the present. We received a report about a stolen teardrop necklace owned by the late Countess Amalia. What does it have to do with me? I don't even know what you're talking about. Sagot ni Val na pumalag sa mga pulis. Search him, utos ng kanilang captain. Doon sa bulsa ni Val natagpuan ang isang asul na kwintas. Is it here, Captain? I don't know anything about that, I swear. Sigaw ni Val ng posasa ng kanyang mga kamay. Na makarating sa district precinct ay masinsinan na kinausap ni Val. Nagpa-Pranses sa mga to kaya't di niya maintindihan. You have to believe me. I don't know how it got there. There's this man earlier. He bumped into me, then that's it. I'm just here to find my wife. I'm a businessman, not a freaking thief. Sigaw ni Val and he is furious. Right now, hindi pa siya napahiya ng ganito sa tanang buhay niya. Shut up! You are so noisy. Stop whining like a girl. We are to decide if you are the culprit or not. Sabi ng chief na kaharap ni Val. Damn you, old hag. Don't you know who I am? I am Valentine. I am far by richer than you. You have no right to insult me. Sigaw naman ni Val.
You may be richer than me, but between the two of us, I am the chief and you are the thief. Ganitong insulto naman ni Chief. Give me a freaking phone, you asshole. I will call my lawyer and you're gonna regret this. Sigaw ni Val. By all means, I would just like to remind you that this is not your country. You may be a powerful person on there, but you are in a foreign soil. Men in here are much powerful than you are. Saad ang chief at saka ang umitin na animo, siya na ang panalo. Nakapagpiyansa na rin si Val na gabing iyon dahil na rin nakipag-coordinate ang kanyang abogado sa mga koneksyon nito sa France, pero hindi pa rin siya absuelto. Sa tulong ng abogadong naroon sa Paris, nakalipat na siya ng tinutuluyan. Nirentahan na lamang niya ang villa na pag-aari ng abogado. Ayaw ba talaga ng pagkakataong makita kita, Zaira? Bayad ba to sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo? But I cannot give up. I can't give you up. Makikita rin kita. Saan ni Val na mayamay napabalikwas ng bangon. Naalala niya ang mga dokumento ng annulment ng kasal nila. Wala itong return address pero may nakita siya doon na P.O. box na pagpapadala niya kung sakaling pirmahan niya ang annulment papers. Maaga pa lang umalis na si Val para puntahan ang opisina ng P.O. box na iyon. I need to know who is the owner of this P.O. box number? Tanong ni Val na makarating siya ng post office. This is under an anonymous name. How about an address? Tanong ni Val. Sorry but we're not allowed to provide those information. I will pay no matter how much. Just give me the address or perhaps a number. I'm really sorry but we don't take bribe. Sabi ng kausap ni Val, looking at him with disgust. Sorry. I'm sorry but I really need to know. I need to see my wife. You better leave or I will call the police. Laglag na naman ang balikat na umalis si Val at dumiretso na si Villa at doon nagpakalasing. Nasaan ka na ba, Zaira? I miss you. I miss you so damn much. Hindi na alam ang gagawin para mahanap ang asawa.